Nagpalang araw na naman sa atin mga kakakak. Ito ang budget meal natin. Mukha lang marami yan. Ang itlog, 2, 4, 6 na tigga. 6, 36 pesos, 36. Yung mega natin, 18 pesos. Tapos itong bok choy, 30. 66, 36, 66, plus 18. Hindi ko na alam. Tapos yung malunggay, libre lang. Tapos itong kabuti, ano to yung 90 pesos, limang ganyan. Ibig sabihin, mga siguro to, kasi maliliit ito yung malalaki tinira ko, mga worth nito 40. Para sa tatlong potahe na yan. Wait nyo lang ha. Yan ang ating pagsasaluhan. I'm so excited. Pang second day ng Itlog is Life Minuko. Aking unang lulutuin ay sobrang malapit sa puso ko. Naalala ko yung aking kabataan dito. Kaya lang itong kabuting ito, hindi ito yung kabuting namin usual na ginagamit. Ano to yung kabuting binili na lang. Pero titimplahin ko siya the way na niluluto ng aking inay nung aking bata pa. Ano ako yung bata pa? Gusto ko yan. Parang tawag din bulang lang na kabuti. Una, maglalagay muna tayo ng tubig. Tapos, luya. Tapos, patis ang gagawin natin pampalasa. Yan. Then, pakukuluin na natin. At habang pinapakulo siya, ipiprepare ko na yung next kong lulutuin. Hayan, ang next kong lulutuin. Itlog at saka sardinas. Durugin natin. Durugin. After nating madurog, lagyan natin ng tatlong itlog. Kasi nga, ang ating mga menu ngayon is egg is life. Ayan. Sa katulad namin mga nag-ELC, egg is life talaga. Yan. Kumukulo naman na ang ating sabaw. Ilalagay na natin ang kabuti. Ihintayin natin siya ulit kumulo hanggang maluto. Continuous natin itong sa itlog. Multitasking ako mga kakakak para mabilis kumain. Okay. Gagawa naman ako nito. Ilalagay ko sa sabaw ng mushroom. Habang nilalagay ko yung itlog, ginaganyan. Ay! Natapon! Ginaganyan ko para hindi siya mabuo. Pasal na pasal ka. Maganda sa sabaw. O ha? Mukha na siyang mushroom soup. Tapos lalagyan natin siya ng malunggay. Ayan, kumukulo na ulit. Lagyan na natin siya ng malunggay. Ayan! Konting kulo na ulit. Ready na ang ating sabaw. Featuring my star kawali. Lulutin ko naman ang aking itlog at sardinas. May sabaw na ako, itlog at sardinas naman. Isahang lagay na, ay talagang pasal na eh. Ayan. Tapos, tatakpan natin yan para maluto hanggang ibabaw. At habang iniintay natin yan, ipiprepare ko naman ang aking bok choy. Ere, ang aking bok choy. Bok choy, huhugasan ko yan at igigisa ko. Perfect! Perfect! Mga kakakak, hati na kami dyan ng aking kakain body. Tapos sabaw, tapos bok choy, sob! Ayan, sobrang po ang kinapasal. Maghapon sa tarbaho. Trabaho. Actually, hindi naman gayong kahirap ang trabaho. Pero, siyempre, sa init ng panahon, paglumabas ka ng bahay. Ala! Ang aking pubi naman! Saligalig! Kain na, ako po'y gutom na. Tayo po muna yung manalama. Thank you, Lord. Ito po. Pagpala Diyos, salamat po sa biyaya ito. Bago po namin kainin, basbasa po pagpalain upang hindi kalakasan sa aming lupang katawan. Salamat, Panginoon, sa patuloy na biyaya at pagpapala mo sa atin. At ang Panginoon ay dalahin namin sa iyo. May pagpapasalamat sa kahit pangalan. Amen. Ari na po. Yung aking bulang lang na Suam. Sa Arisa probinsya ay Suam ang tawag. Ang sarap po nung kabuti talaga. Sarap ng mushroom. Tapos yung ating egg is life na tortang sardinas at saka bok choy. Pangalawang araw po na kasi sa LC po talaga, egg is life eh.
Ngayon po ako magkukutsara. Naisip ko lang baka para maiba naman. Ang harap po talaga ito. Ang harap niya sa mga preto, kung saan. Harap niya. Haling commercial pa yan na po. Ganyan po eh, pag nakakalino. Oh, ang layo. Parang pag hindi kita, naman na mag-set up ng camera. Akin po kakain ba dito, dumating nga ang payat. Ano po? Nakabili nga ni Lelo po. Sarap po. Ay talaga nga alala ko lagi ang aking ina eh. Kapag gagat ng luto. Nakakamiss. Magaling po ang aking inang medyo mahirap ang buhay namin. Galing siyang diniskarte ng mga luto na magugustuhan ng mga bata. Tapos may kikwento po kasi yung bata kami. Di minsan lang po kami nakakakain ng tawag dito, longganisa. Bali po kami ay limang magkakapatid, tapos nanay at tatay ko, di bali pito. Bibili lang po ang aking ina ng gunisa, mga apat noon, apat. Ay, meron pang buhay eh. Apat. Tapos, mahaba naman po ng gunisa yun. Parang ganito. Tapos, yung tatlo hahatiin namin. Kasi isang buhay sa tatay, di bali 7 yun. Tatak. Pag natin yung tatlo. Yun po ilalagay namin sa ilalim ng kanin. Kasi, unahin muna yung kanin. Tapos may sausawan lang na toyo at may kamatis. Ang iuulo mo lang yung toyo at kamatis. Gawa lang nung kalaan ng katikim eh, ayaw mong kubusin. Ay ito ka may dumaan. Napinsan. Sabi? Pwede siyempre, sa atin naman po eh, basta tayo mahilig mag-alok ng pagkain eh, kahit nga wala ipapakain dyan. At tayo kinakain. Sinsan, dahan mo na! Dahan mo na kumakain! Ay, dumaan niya. Ay, pagpasok pala ay nadampot po yung isang longganisa nung isang membro. Ay, wala nang ulam! Ang akin po yun ang nag-adjust. Dahil ang tatay ko yung patapos ng kumain, edi naulam na yun sa kanya, lalaki, mabilis kumain. Kasi yung ulam niya yun ay binigay sa ano, doon sa anak na wala lang ulam. Nakakatuwa po malalaan yung mga ganyang bagay. Kasi ngayon, lahat ng kinakain ko ay ulam. Pumunta lang ng bata kami, minsan lang kami magkaroon ng ulam. Ang katuwa ang alalahanin, pero may kurot sa puso. Masaya ka kasi kung ano ka ngayon dahil yun yung nakaraan mo. Pero pag babalikan mo, dahil sa mga sobrang pagmamahal mo sa magulang mo, sa mga kapatid mo, parang nakakalungkot. Pero masaya na rin ngayon. Ngayon, puro ulam naman ang kinakain ko ngayon. Nawa naman po lang dito sa amin magkakapatid nyo. Hindi man nakakaangat-angat. Hindi kaya naman pakainin ang mga anak ng 3 beses sa isang araw na may merienda pa. Kami rin naman po noong 3 beses sa isang araw yung napapakain. Eh, kaya nga lamang hindi kung anong nandiyan. Lagi namang may bigas eh. Kung anong nandiyan mo lang, pagtsagaan. Yung kaya ano eh. Bawa eh, murang tulinga. Ang bibili ng dami-dami. Yun ay isasaing. Isasaing yung tulinga na yun. Yun yan oh. Ang inay ko naman, creative sa mga luto nga. Mamaya ay tutortahin yung tulingan. Pipretuhin ang tulingan. Igagataan ang tulingan. Tapos eh, pag magluluto ng sabaw, halimbawa malunggay lamang at saka yung
malunggay at saka yung luya. Basta mayroon kang ulam na katurlong talingan. Yan. Saka yung bayan po ko yung tulaan. Okay, ano naman sasabihin ko sa inyo? Diyan sarap lang balikan ng kabataan, gawa nga nito. Gulang lang na ito. Sobrang itong minong ito talagang nagpe-playback sa aking kabataan. Tapos no, pagka madami ka nakuha ng kabuting mamarang, uso pa naman yung kabuting mamarang o kabuting puti. Doon eh, papanguhanin lahat. Tapos ipapais, ilalagay sa dahon, ipapais, tapos iyang papakuloy, lalagay ng suka para hindi siya agad masira. Dahil pag isang luto, hindi ubos agad. Ganoon pong ginagawa niyang inay. The mother is great. Dapat lang po, sila ano, may taniman. Yan kung anong tanim, di yun lang, magbawa yung tanim eh, yung petsay. Mamaya may petsay na nilaga, petsay na kinamatisan, petsay na tinuyuhan. Basta, tapos bibili lamang ng tuyo, pag kumain, di kung isang buong petsay ka na may tuyo lamang. Tapos pag kamatis, sa tuwing ganong gusto ko ulam, hinugo-hilaw. Kalabo ko yung hinugo-hilaw yung pala yung kamatis na lalagay sa tuyo. Tapos tuyo, kamatis, kanin. Ayos na yun. Hindi matamlay po ang aking araw. Kaya pagod. Pagka-out ng duty po, nakasuyo sa akin ng may-ari ng bahay niya, bilhan ng cellphone yung mga anak nila sa SM. Mainit. Alam mo naman ang MG, pagka mainit eh, lalo mong symptoms, pero ang bigat sa katawa, mabilat. Kaya medyo tamlayin. Kaya ang pagdalas ako nagluto eh, gutom na. Ang sarap ng sardinas, huwag niyo lalagyan ng asin. Yung sardinas at saka yung itlog. Yun na yun. Tapos lagyan niyo ng QP. Ang sarap. Huwag niyo lalagyan ng asin. Aalat. May natural na lasa naman na po yung sardina. Ari, pati sa lamang po, dapat bagong isda sa mga Ilocano. Pero mo sabi sa reso, nakasanay lang garni may sabaw. Ano yung nalagay ay pati sa lamang. Asin. Luya, pati sa asin. Wala nang iba. Ang magpapalasa na sa kanya, yung mga gulay na nakahalo. Yung natural na labas ng lasa ng kabute, tsaka yung earthy flavor ng kabuti. Earthy, isa siya. English. Tapos yung malunggay na kung yung isa earthy, yun namang isa ano, veggie. Busog na naman po tayo. Hello? Mga kakakak, busog na naman tayo. Kung kakain bado ko. Daan ang daan sa tabi ko. Ayaw mo, pakita. Nakakutsara ako. Hindi ako sanay. Pinuhuli ko po ito. Kasi gusto ko talaga siya. Gustong-gusto ko siya. Egg is live 2 days. Tanya po, ang ganda na ako nito sa may puso. Hindi kami lang nabili ng baso. Kahit dati kami meron sa milk tea. Yun ang mga ginagamit ng baso, hindi pa bitin sa pag-inuman dahil ang dami. Yung mga nabibili ng baso, maliliit lamang babasagin pati. Eh, pag nagbo-board lang ganito, mga babasagin ang mga baso. Pag naglipat ka, di basag ng basag.
Nag-ELC po, importante lagi maraming umiim ng tubig. Sa paghapon po, nakakaubos ako ng 10 ganito. Mga tubig. Ito na po ikakaunti, kaya nga namnamin ko na. Yun pong malunggay libre lang. Kinuha ko, bago siya, kinuha ko dun sa baba. Sa malunggay na may-ari ng compound. Mula lang umili na ito. O, isipin mo. Hindi ko naubos yung 6 na itlog po. Ay, nagamit ko lang itlog 4. O. 24. Tapos 40. 64. Tapos 30 yung bok choy. Mga 110. Lahat-lahat na. Dalawa na kami. Tatlong ulam pa yung nagawa ko. Meron ako ng sabaw. Yung torta. Tapos yung pechay. O, tatlo. Diga po. Mura lang. 110. Tatlo na yun. O, paano mga kakaka ko? Salamat sa pagsama nyo na naman sa pagkain ko na medyo walang gana ngayon. Bawal pagod. E, sa araw, gaganahan na naman natin ang ating pagkain. Kaya ako yung nag-garni. Gawa ng pagka... Hawak iba ka malaglag dahil medyo nga pagod. Yeah. Paalam po, paalam. God bless. Please like, share, subscribe po. Subscribe nyo naman po ako, ha? Watch nyo naman po. Till the end. Till the end.